Hello at welcome dito sa ating Vilibili Space. So baleto na nga mga lods ang part 2 ng review natin sa chapter 1 ng Blue Lock series. At kung hindi mo pa nga napapanood ang part 1 ng review natin doon ay don't forget to watch that video mga lods. At ako nga pala si Anime Redwick PH Channel. At kung trip mo nga ang anime na Blue Lock at trip mo rin yung pagre-review natin sa anime na to, ay ano pang hinihintay mo? I-like mo na ang video ito at i-follow mo na ang ating Bilibili Space. So, bali, let's go na. Pumunta na tayo sa continuations ng pag-review natin sa anime na to. Let's G. Doko ikunda? Ore ga tsubushita da. Kimochi. DJ Tene. Daru? So in the previous scene nga, bali nabigyan nga dito ang bida nating si Isage ng invitation from Japan Football Union, kung saan isa nga ang programang ito sa mataas na uri ng pagsasanay ng isang atleta. Laking gulat nga dito ng bida natin kasi hindi nga siya makapaniwala na naimbitahan siya nito kayo. Kinabukasan nga ay hindi na nga siya nagdalawang isip pa at agad niya nga itong pinuntahan. At nung nandun na nga siya, ay dito nalaman nga natin dito na hindi lang pala siya ang nabigyan ng oportunidad, kundi marami nga ding player ang nabigyan dito ng imbitasyon para sa programang iyon. So bali, dito na nga tayo naputol sa scene na to, kung saan dumating na nga dito yung top head coach na si Ego at magsisimula na nga itong magsalita. Sa unang pagpapakilala, binati niya nga dito ang lahat ng player at ipinalam na napili nga raw sila sa programang iyon base lamang sa kanilang sariling mga talento. 300 nga raw silang lahat na nandun na naimbitahan na umiidad under 18 at puro sila striker. Siya nga raw pala si Jin Fachi Ego at ang kanyang role nga raw doon o mission ay makagawa ng isang koponan na kayang sumungkit ng kampiyonato sa World Cup. Bubuo nga raw siya ng pinakamahusay na striker, kaya 300 nga raw silang pinili niya. At yan nga raw ang dahilan sa kung bakit ginawa ang Blue Lock Facility. Matira ang matibay, at ang pinakahuling nakatayo nga raw sa kanilang lahat ay ang hihirangay ng best striker in the world. Bali, dun na nga raw sila titira at dadaan sila sa mga training. Nang marinig naman iyon mga lods, nang lahat ay kinagulat nga nila yon. At ang isa na nga dito sa umalma ay mga lods, walang iba kundi si Kira. Hindi nga raw niya matatanggap iyon kasi may laro pa nga raw sila sa national at siya nga raw kasi ang inaasahan ng koponan niya. Nang marinig naman iyon mga lods ng lahat ay yun na nga, dun sila mas umalma, which is tama daw sinabi ni Kira, ganun. Sa pag-alma ng lahat, kumalma si Igaw mga lods kasabay ng mga salitang sige daw. Di umalis sila, umalis raw ang aalis. Pero imagine daw, mas gugustuhin lang ba daw talaga nila na high school champion lang kaysa maging pinakamahusay na striker sa buong mundo? Nakakaawa naman daw ang kinabukasan ng Japan sa larangan ng football sa hinaharap kung ganun. Pagdating sa skills, di hamak na hindi daw magpapahuli ang Japan, pero still, second option lang daw to. At pagkatapos noon mga lods, tinanong nga dito ni Igo ang mga fair sa kung ano nga raw ang pananaw nila sa larong football. Eto ba daw ay laro lang kung saan ang tanging goal lang talaga ng team ay makascore? Ang pag-iisip nga raw na ganyan ay mali. Ang football nga raw ay ang pinaka-corneto. Laro tungkol sa pagkuha ng score kahit na ikapahamak pa ng kakampi. Ang pinakamagaling nga raw na player o malalaro ay yun nga raw ang nakakascore talaga ng marami. Nang marinig naman iyon mga lods ni Isage, medyo natutulig nga ito kay Ego kasi tila baliho nga raw ito. At hindi naman dito mga lods nakatees etong si Kira. At agad naman itong tumugon kay Ego na nakakainsulto naman daw yon. Nandyan nga raw ang mga player ng Japanese team na nire-respeto niya, kagaya nila Honda at Kagawa at iba-iba pa nga raw na mga idol niya. Nang marinig naman iyon mga lods ni Ego, ay mga lods, nagtaka nga ito bagaman kilala niya na nga sila. Kasabay ng mga wikang Honda, Kagawa, hindi ba't kahit isa sa kanila ay hindi nakasungkit ng kampiyonato?
Ang pinopoint out niya nga raw doon ay pagiging best player in the world. Nagigets ba daw nila? Gaya na nga lang daw ni Noel Noah, tinalo nga raw neto si Messi at Ronaldo para makuha ang na-achieve neto. Alam ba daw nila ang minsan nang sinabi ng mga naging best striker na in the world? Like Noel Noah, na ang sabi nga raw neto ay, instead of assisting my teammates to win by 1-0 score, it's feel better to full up a hat-tricks and lose by 3-0 score. At yung sinabi naman daw ni Eric Cantona, ang pinakamagaling na player na in 20th century. Minsan ng araw na itong binitawan ang mapamosong salita na to. I don't care about my team. I just want to stand out. Grabe, yun yung ego mga Lods. Walang pa isa teammate. At yung sinabi naman daw dito mga Lods ng isa sa pinakamahusay o pinakamahusay talaga na player of all time. Na 3 times world champion lang naman mga Lods na si Philip. Ang wika nga raw nito na minsan ng binitawan ay the world best forward midfielder defense goalkeeper. Whichever you ask about the answer is still me. Grabe, ego mga Lods. Wika dito mga Lods ni ego. Hindi ba daw nakakakilabot yung mga sinabi nila, which is talagang kasi ang hangin? Pero still daw, sila pa rin daw ang best striker in the world. Lahat nga raw ng mga ito ay merong ego. At yan naman raw ang wala sa Japanese soccer. Kaya kung hindi ka nga raw ang top egoist in the world ay napakalabo o malabo talagang maging top world striker ka raw. Kaya yan nga raw ang balak niyang gawin, ang makagawa ng taong katulad nila. Nang marinig naman iyon mga Lods ni Isage, ay bigla nga ditong nag-iba yung pananaw ni Isage. Sabayan pa ng huling example ni Ego. Halimbawa daw nasa isang World Cup Finals ka na may 80,000 na manonood, super crowded. Ang score daw ay 0-0, second half. At extra time pa. Nasa senaryong 1v1 na nga lang daw kayo ng goalkeeper na ang kalaban. At may option kang ipasa, pero dahil sa Ego, kaya mong idirekta o i-goal nang walang pagdadalawang isip at pag-aalinlangan. Which is, direkta mong isushoot na yun. Mga Lods, ang bida nating si Isagayo, kumagat sa napakagandang mga sinabi mga Lods ni Ego. At siya na nga dito, siya pa dito mga Lods, yung naunang pumasok kasabay ng mga wikang, I'm a striker. At yun na nga mga Lods, marami din ditong sumunod. At dito na nga mga Lods, nagtatapos ang chapter 1 ng Blue Lock. So bali chapter review tayo mga Lods now. And then talagang mahaba kasi detalyado kong hinatid sa inyo ang bawat pahina ng chapter na ito. So bali pagkatapos nating i-review ang chapter 2, ay susubukan na nating dalawang chapter na sa isang video ang titirahin natin para maangas. Mga Lods, 2 chapter equivalent 1 episode in anime adaptations. So yun nga, para maangas. So bali lapagin nyo naman ako mga Lods dyan ng like. Lapagin nyo ng like ang video ito. At don't forget to follow our Bilibili Space and subscribe our YouTube channel, Anime Real Quick PH channel. So see you next video everyone. Yeah, peace.